Magandang gabi mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is Jojo Shamo TV. So once again mga kanukis, kung baguhan ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell button. Pindutin na rin yung all mga kanukis para parati kang updated sa mga video natin. Katulad nito mga kanukis, useful videos lang yung nakuha natin. So ngayon mga kanukis, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung topic natin ngayon is about preconditioning. Kahit na anong hayop, may preconditioning talaga yan. Basta isasabak natin sila sa certain event. Diba? Particular ang nag-request nito is Naked Hill, so pagbibigyan natin. So Naked Hill. Naked Hill era, yung mga Shamo or Heritage Breed. So lahat ng sinasabi ko nito mga kanukis, disclaimer lang, pawang based on my experience at saka sa sariling kakayanan ko to. Hindi ko sinasabing gawin nyo, pero pwede nyong gawin. Pero walang pilitan mga kanukis. Yung sa akin lang, based on my experience, ito yon. So ngayon mga kanukis, ano ba yung preconditioning? Kailangan tayo sasabak sa gira. Kailangan nating alamin kung ano yung topic natin. Ano yung saan tayo pupunta. Preconditioning tayo. So ito yung preconditioning mga kanukis para lalo nyong maintindihan. Ang preconditioning mga kanukis, pwede nating gawin yan mga kanukis. Kung may manok or may mga hayop tayong gusto nating isabak sa labanan, racing or naked hill or fighting, kahit ano. Isasabak, before natin siya isasabak sa 21 or 15 days conditioning. Dalawa kasi yan. Preconditioning at saka 21 days conditioning. So nandito pa tayo sa stage na preconditioning. So ay sa nasabi ko kanina, ang preconditioning magagawa lang 'yan sa mga manok na nakadanas ng stress sa cording. Kaya nga pinipre-condition pa 'yan. In practical mga kanukis, na pag gusto mong i-condition 21 days or 15 days, bunot ka lang doon sa cordingan mo or breeding pin. Condition mo kaagad 21 days, wala 'yan. So pagpayat yung manok, di natataba. So kasi yung preconditioning mga kanukis, kaya tinatawag yung preconditioning, pwede natin gawin yan 1 year before sa fight or basta permanente lang mag-precondition ka. For example, sa 100 stags mo, precondition ko tong 30 para pag may precondition ako. Kaunti na lang, 21 days na lang ang kwan. So yun mga kanukis. So pag preconditioning, marami tayong ikukonsidera dyan. Yung pagkain, kailangan high protein, kailangan mapabukad natin yung katawan nila. Tsaka magmuscle. So kailangan purgahin din natin para yung pinapakain natin, makukuha talaga nila 100%. Walang kahati. So, pag wala ng bulate, may pagkain na tayong masarap, wala ng bulate, so may kahati pa siya, yung kuto. Kumakain din yan, so sumisip-sip ng dugo yan. So, medyo mawala ng kuhan yung kuhan natin, liguin na rin natin ng wash out. So, ngayon, may pagkain na tayo, napurga na natin, naligo na natin, kailangan nating magturok ng vitamins. Kasi, mga kanukis, yung pagkain natin, hindi lahat yan ng vitamins ng dyan. So kailangan natin maglagay ng supplement na vitamin, mag-support ng vitamins. So ano bang vitamins? Yung tinuturok talaga mga kalokis, tinuturokan natin sila ng vitamins. So ngayon, ito na yung preconditioning tips ko mga kanukis, ito na. So start tayo sa number 1. So meaning, pakain tayo.
Yung ginagamit ko mga kanukis na pakain, 5 plus 1 yan. So meaning, kayo na ang magtimpla kung maramihan o hindi. Ito, i-generalize ko na lang. Sa 5 kilos na slasher mga kanukis, slasher yung liso, dagdagan mo yan, mix mo, 1 kilong platinum. Yung kulay maroon at o maroon. Tapos, dagdag ka ng 1.5 kilo dog food. So, bakit may dog food? So, yung kinukuha natin dito mga kanukis, yung tinatawag nating crude protein or high protein foods. So, itong Beef Pro mga kanukis, mahal lang yan. 180 ata ang kilo. Pero, napaka ganda yan. Source sa protein kasi high protein yan. So kaya durugin mo yung Beef Pro, ipakain mo. Hindi na tayo magbibigay ng karne. Yung iba kasi magbibigay para ng karne, baka or atay. So wala na. Ilutuin. Ito na, dog food na lang. So ang pagbigay niyan mga kanukis para hindi may sukat din dyan sa pagbibigay. So, ibibigay natin yung minix natin na 5 kilos slasher feeds, 1 kilo platinum plus 1.5 kilo dog food, Beef Pro. So, yun. Kung marami kang manok, madali lang yan maubos. Kung medyo kaunti lang, matagal siya maubos. Kasi yung ipapakain natin dyan, may timbang yan. Para hindi siya mag-obese, normal lang, hindi tataba, hindi din papayat. Makukuha niya yung tamang diet niya. So, sa morning, bigay tayo ng 80 grams. Sa hapon, 80 grams din. So, dito na tayo sa number 2. Para yung sinasabi nating mga pagkain, sa yung piniprepare nating foods, hindi masayang. Baka may kahati yung manok, purgahin natin yung manok natin. Bakit ba natin pupurgahin? Para walang kahati yung manok. Kasi pag may bulati mga kanukis, 20% ng pagkain mapupunta sa mga bulati at sa kuto. So puksain natin yung kuto. Paano ba? Marami dyan mga dewormers mga kanukis. Pili ka lang. Basta, every 15 days ka magpurga. So, kailangan lang, pag magpurga ka mga kanukis, huwag nyong ipasting or hindi pakainin. Ang style mo dyan, pakain ka ng umaga, purgahin, pag time mo na nagpurga, purgahin mo sa between 1 p.m. to 2 p.m. kasi wala nang laman ang tiyan. So, tama-tama, magpakain ka mga alas 4, alas 5, na-absorb na ng bulati, nakain na ng bulati yung purga. So, okay na tayo sa purga. Ligo na naman tayo, number 3. Liguin natin para walang parasite at saka hindi may stress yung manok. Nakaka-stress din yung maraming kuto mga kanukis. Saka mababawasan yung dugo nila kasi sinisingot ng kuan. So number 4 na tayo. Tapos na tayo number 1, pakain, mixture. Number 2, purga. Number 3, ligo. Number 4, ito yung pinaka-importante. Explain ko lang bakit pa tayo magbibigay. Magbibigay talaga tayo mga kanukis dahil yung pinapakain nating kuan, yung mga commercial feeds, kahit na mataas yung protina niya, kaunti lang yung makukuha nila na vitamins yan mga kanukis. Hindi talaga lahat. Meron man pero kaunti lang talaga. So kaya magbibigay tayo ng vitamina. Ano ba yung recommended mo boss na vitamins? Para hindi ka mahirapan kasi pag nag-precondition ka ng 10, mahirapan ka pa-inom 3 vitamins para makumpleto yung B-complex 4. Kada araw hulihin mo. Yeah, painom ka pa ng iron.
So, araw-araw talaga yan, pagtablitas. Yung nirekomenda ko dito, injectable tayo. Kasi every 15 days, ang visa, to 1 month. So, ano ba yung ibibigay nating vitamins? So, kinakailangan natin vitamins is B-complex, mga kanukis. Kasi pag sinabi mo yung B-complex, kumplito na siya sa vitamina B. So, sa vitamin B complex, nandyan yung reflex, yung muscle developer, reflex. Kaya, pag nakainom ng ganit, pag naturukan mo ng, ang manok mo ng ganito, mga kanukis, talagang mabatak yung muscle niya. At saka may reflex siya. Kasi nasa vitamin B, yung muscle development, developer at saka reflex. So, tapos na tayo. Vitamin B complex, 0.5 lang, mga kanukis. So, kung mabibili kayo ng serin na 1 ml, kalahati lang, 0.5. Kung may budget kayo, every 15 days, kung wala naman, every month. So, may isa pa. Para is stress reliever, iron dextran. Magbigay din tayo ng injectable iron. So every 45 days siya. So every 45 days same 0.5 or half ml, half sa isang ml. So 5 guhit. At saka sabayan niyo na rin ng training. So, hindi ko na imumustra yung training dito dahil marami, alam nyo na yung training, 8-8, jogging, yung walking kwan, yung walking roller, gumaganon yung manok, parati. So, yun, basta cardio exercise, kailangan niya ng stamina. So, di pwedeng di mo i-exercise yung manok mo dahil kumplito na siya sa pagkain. High protein, wala na si kuto. So, kailangan magagamit niya yung mga energy na kinain niya para ma-convert into a muscle. So, yan lang, mga kanukis. Ito ha, pre-conditioning pa lang to. Malayo pa to sa 21 days conditioning. After nito, may 21 days conditioning pa. Pero kaunti na lang ang nadagdag dito sa pagkain. Magbigay ako ng isa, wheat germ, at saka yung dextro powder, wala pa dito, pre-conditioning pa man tayo. So yun lang, mga kanukis, rewind natin ulit. Pre-conditioning, para mawala yung stress ng manok before sa mag-condition, so pakainin natin. Ito yung 5 kilo, ito yung mixture natin, 5 kilos slasher, 1 kilo platinum, mix nyo yan, at saka dugpod na high protein, dinurog 1 kilo, mix nyo, tapos pakain nyo sa umaga, 80 grams lang, sa hapon, 80 grams lang din. So, kailangan magpurga tayo, every 15 days, magbigay tayo ng purga, walang fasting. So, para walang laman yung tiyan, tirahin natin between alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon. So, iyon ang pagpurga. Sa pagligo, kailangan yung mainit. So, maraming, wag lang sabon-sabon, mga kanukis, wash out, yung pamatay ko talaga. So, after that, bigay ka ng vitamins every month or every 25 days, every 15 days, 0.5 vitamin B complex para kumplito vitamina B. At saka, iron dextran ka, 0.5 pa rin every 45 to 2 months. So, yung cardio exercise, kayo nang bahala, mga kanukis. Kung ano, paano nyo pahirapan yung manok nyo. Para yung cardio niya, yung heart niya, saka yung stamina niya na ma-develop. So, maraming pahirap dyan sa manok. Ang iba nga, may tubig. Ang iba, may ruler, maglalakad-lakad. Ang iba, magbabike yung amo. Bitin yung manok na isa, pabulin, uphill, downhill. So, marami. Mayroon ding 8-8. Ganon-ganon mo. I-8-8 mo yung manok mo.
May iba din ilagay sa sampayan, galog-galog. So marami. Marami mga kanukis. Ang importante lang diyan itong kuan talaga, itong mixture ng pagkain, purga at saka bitamina. Yung cardio exercise natin, marami. Walang problema 'yan. Tsaka kailangan lang mga kanukis, himas ka talaga sa manok mo, himas-himas. Kasi para kuhan at saka i-train mo na rin yung manok mo, spar. Yung spar talaga, kasi wala man pansimbag yan, spar lang talaga. Tapos pag nag-spar ka, train mo yung manok mo na maingay para hindi manibago. Sige-sigit ka. So, yun yung iba. Chok-chok-chok-chok-chok! Kaya ganun. So, para pagdating sa actual, wala ka ng problema. Hindi na si manibago. So, yun lang mga kanukis. I hope nagustuhan nyo yung simple tips ko sa inyo. Basta, disclaimer lang ha. Ito, akin-akin lang to. Based on my experience. Pero talagang tested yan. So, shoutout pala dyan sa utol ko, si Bench Plucker Crossbreeder. Yan mga kanukis, matitindi yung manok yan. Yan yung D1 champion sa Torneo Otso held at Iloilo mga kanukis, Naked Hill. So parang international yan kasi may mga sumaling Russian, US, yan nandiyan si Jason Lab. Saka yung all over the Philippines na magagaling na mga breeder nandiyan. Pero yan yung nag D1 champion. Torneo Otso. Saka Torneo Noybe, naka-score din yan. So bro, shout out sa iyo dyan. Bench Plucker Crossbreeder.